Tanggol. Tanggol, may mga pulis na dito. Huli tayo. Kulong na tayo. Boka, wala na tayong magagawa. Napasubo na tayo. Makikipagsabayan tayo sa mga tao. Napakahayop po talaga, Tanggol. Pati ako makukulong yan dahil sa'yo. Boss, sakote tayo, boss. Hindi tayo pwedeng makulong. Lalaban tayo! Tanggol! May mga pulis na! Huyari! Paano tayo makakatakas dyan? Sino ba yung mga yun? Sino ba yung tumutok sa atin ng mga Marel? Hindi ko alam! Wala, ma'am! Sila yung ginahabol ng mga pulis! Nandamay lang tayo! Ma'am Barting! Paano tayo ngayon yan? Kailangan makamdyan na ang takala natin! Bakit kasi na yung paligo para itong elevator na ito eh? Wala na tayo pagpupuntaan! Makikipagsabayan na tayo! Ano nangyari sa'yo? May nakabangga kami! Ano, pulis? Hindi, ibang grupo! Yung droga! Nawala sa akin, napitawan ko. What? Napitawan mo? You know how much that is? 60 million! I know! Tinamaan ako ng baril, too much second, may duwang po, tumakbo! I was not expecting this. I came here thinking I'm coming here for my son's wedding transaction. How can this happen? It is not our fault. Our own protector is the one who orchestrated all of this. Why? Why did he do this? I don't know. But he will pay for it. Pay for it? How? You are all inside this hellhole. Mr. Wu, we promise you everything will be okay. Angkong, sa tingin ko, may magagawa si Ramon dito. Humingi na tayo tulong. Tama, Lord. Panahon na. Para patunayan ni Ramon. At siya ay pwedeng bagong kanegosyo ng ating project. Sana mailigtas tayo ni Ramon. Eh, ang problema natin, paano natin makikita si Ramon? Kailangan alam natin kung paano si Ramon malalapitan. Ayop ka, Tanggol! Ang headset mo! Oh.
Gaya mo naman pala eh. Diba? Madali lang manapak. Madali lang manakit. Basta huwag ka lang kakabahan. Kung hindi ka lalaban, ikaw ang uunahan ng kalaban mo. At dahil dyan, para sa'yo yan. Welcome ka na sa tropa. Berting, may problema po tayo. Bakit? Hindi pera ang laman nito. Eh ano? Droga. Tanggol! Talaga magiging malaking problema natin yan. Dahil sigurado ako, hindi titigil ang mga may-ari niya hanggang hindi nila mabawi. Dahil malaking halagay ang tanggol. O, oh, anong gagawin natin ngayon dyan? O, oh, ano pa lagi? Ibebenta para maging pera. Ha? Oh, mukhang... Ano? Ba? Oh, tama, tanggol! Para yumama na tayo! Hindi. Hindi natin ibebenta ang drogan to. Dahil maraming buhay ang masisira kapag kumalat sa kali. Yan ang plano mo, tanggol. Isusuko natin sa mga pulis. Tanggol, hindi lahat ng pulis pwede pagkatiwalaan ng ganyang kalaking alaga. Milyon-milyon yan. Alam ko po, Berting. Pero meron akong isang kilalang tao na mapagkakatiwalaan natin. Na alam kong hindi masisilaw sa ganitong kalaking halagang droga. Sino? Si Tatay. Si Mang Rigol? Paano? Paano natin gagawin hindi nga tayo makalapit sa kanya? Alam ko, Enteng. Pero gagawa tayo ng paraan para maibigay natin ito kay Tatay. Hindi ko nagugustuhan ang asal mo sa lola mo, ha? Ha? Eh, bakit pa kasi umuwi yung mga yan dito? Ay, okay na tayo, eh! Matagal na ako nagtitimpi sa pambabastos mo sa lola mo, ha? Lola mo yan. Dapat nire-respeto mo yan. Dahil kung wala ang lola mo, wala ako rito. At kung wala ako dito, wala ka dito. Tandaan mo yan. Dagdag gasos mo yung mga yan, ay! Bakit? Ikaw? Ikaw ang gumagastos? Si Tatay. Yun naman pala. Nag-aambag din sila, kaya wag mo problemahin yun. Ngayon, David, ang gusto ko, kung paano mo ako nire-respeto bilang nanay mo, mas lalo sa nanay ko. Nakakaintindihan ba tayo? Sagot. Oh, nagkakaintindihan po tayo. Yvonne. Kung gusto mo ng katahimikan dito sa pamamahay na to, palisin mo na sinutinding. Ano bang gusto mong katahimikan? Yung halos walang tao sa bahay, ganun ba? Oh. Bakit? Maayos naman ang bahay nung wala sila. Ikaw, oo! Ako, hindi! Tsaka bakit ba palaging ganon, Rigor? Tuwing nagkakaproblema na lang tayo, ang palagi mong pinagbubuntuan, kung hindi si Tanggol, si Tindeng. Kasalanan ba nilang nasuspindi ka? Bakit? Hindi ba? Rigor, ang sa akin lang naman. Kung magdadala naman sila ng problema dito, kami nang bahala doon. Ako nang bahala. Labas ka na doon. Bahala ka. Pero sinabihan na kita. Oo. Sige. Ako nang bahala dito. Ang malalay mga naisip mo. Strange day, Papa. Strange day. Meron akong nakitang binata kanina.
nakamukha ko noon. Sabi ni Greg, siya at ang grupo niya ang tumangay ng briefcase ko. Talaga? Iniisip ko pa pa. Baka siya yung anak kong matagal ko nang hinahanap. Muntik pa namin siya mapatay kanina. Baka naman, namamaligpata ka lang, anak. Hindi ba matagal na sinabi sa atin ni Olga na wala na sa Quiapo yung anak mo? I don't trust her. I don't. Mga sinasabi lang niya yan para tigilan ko ang paghahanap sa anak ko. I don't trust her. Ikaw ang espiya! Hindi po, sir. Hindi ako espiya, sir. Hindi po, sir. Hindi ako espiya, sir. Blong, ka nang bahala dyan. Yes, sir! Gaya ng dati. Gaya ng dati. Ipapasok sa drum, tatambakan ng simento, itatapon sa ilog. Walang ebidensya, sisiguruhin ko lang. Dali na yan! Dali na. Umupo ka. Ano nakuha mo sa espiya? Yung grupo na gustong sumulot sa ating kinaangkong ang nangharang sa delivery natin. Sigurado ka? Wala namang ibang gagawa sa atin noon kundi sila, di ba? Ba't pinakawala mo siya to? Lumalabot ka. Kung magiging ganyan ka lang, mukhang mawawala na ang tiwala ko sa'yo. Hindi ko naman gusto mapahamak yan. Alam mo naman ginagawa kong lahat para sa'yo. Para protektahan ka. Nawala eh. Malas talaga eh. Pero alam mo naman yung nararamdaman ko ngayon, di ba? Siyempre, nahihirapan lang ako kasi. Malayo-layo ko kala tatay. Nag-alala lang ako kay nanay. Yung iniisip ko kasi baka may sakit talaga siya. Gusto ko lang ganun sila makita ko yun eh. Nauunawa naman kita eh. Sino bang hindi gusto makasama ang pamilya? Kahit ako, gusto ko makasama lola ko, nanay ko, ang mga kapatid ko. Pero wala eh. Ito ang sitwasyon natin ngayon eh. Pero mo akong magamgala. Babalik din naman sa dati. Makakauwi din tayo sa lugar natin sa Quiapo. Ay! Sino yung mga kasama mo? Si Marcing at si Nita at si Edwin. Sila ang mga nakatira dito pero aalis na sila. Pwede na kayong mag-move in. Ano sinasabi mo? Hindi pa nag-usap tayo? Babayaran kita pati yung tubo. Bakit? Magbabayad ka ba ngayong araw nito ng si Tenta Mil? Babayaran ko nga! Naku, ganyan ka naman eh. Pagkatapos hihingi ka naman ng palugit, sabi ko isang linggo, dadagdag ng 80 mil. Naku, hindi na pwede, natutulog ang pera ko. Kaya nagdala ako ng uupa, ayan. Magbabayad kami, Roda. Bakit tutulungan pa kayo? Bakit nagbayad ba kayo? Kahit 10 mil, kahit 15 mil, kahit 5 mil, wala naman kayong binayad ah. Gagawan ko nga ng paraan. Anong parang paraan? Tumigil ka yan. Umalis ka nga dyan. Tumigil ka dyan. Ay, nako, Roda.
pala itong bahay na pinapaupahan mo. Eh, Roda, balik na lang kami pag maayos mo na. Ay, hindi, hindi. Ayusin ko ito. Ayan, umalis tuloy ang uupa. Nawala naman ako ng pera dahil sa inyo. Roda! Ano? Makinig kang mabuti sa sabihin ko. May isa akong salita. Nangako ako sa iyo. At tutuparin ko yung pangakong iyon. Babayaran kita! Oo, Roda, babayaran naman namin ang inutang namin sa iyo eh. Hindi lang ako naniniwala sa mga salita niyo, sa mga pangako niyo. Kayo ay pumirma sa isang kasulatan na magbabayad kayo ngayong araw na ito. Pag hindi kayo nagbayad, si Chairman ang makikipag-usap sa inyo. Lumayad kayo dyan! Tutahan naman puro kayo mga... Ano talaga? Balatubas! Ano pa ako natutay? Balatubas kayo! Ano pa ako yan? Hindi yan! Balatubas! Walang kwenta! Hindi! Yung sinasabi ko eh! Paano tayo yan? Saan tayo mapulutin? Ano kasi pagkayabang ni Edwin? Bossing, malaki ang kiyapo. Maraming tao. Sana tinahanapin anak mo dito. Mahalugugin natin ang buong kiyapo, Severino. Kailangan mahanap ko ang anak ko. Malaki na ang pagkukulang ko sa kanya. Siya lang pwede magmana at magpatuloy lahat ng mga sinimulan ko. Okay, malaman natin, Bossy, kung nasaan ang anak mo. Eh, paano mo naman makikilala yun ang anak mo? Pag nakita ko siya, Severino, makikilala ko. Makikilala ko siya. At hindi ako magkakamali. Alam ko na.